makita na kahit sa salamin lang. Wow, grabe no? Saka yung pag-appreciate niya na ganyan kanina, ibig sabihin, diba? saludo talaga siya. Saludo siya talaga sa atin. Mahal niya ang ating bayan at mahal na tayo Pilipino. Yes, amen, tama. Grabe. Kaya ng kanyang tatay talaga mahal na mahal niya tayo. Yes. Kaya sa pagmamahal niya sa atin, suportan natin siya lalo sa mga vlogger. Kumbaga, tayo lagi ang magpabalita ng tama. Yes. At pag tayo magpapalitan ng mga pictures kaya ng mga bahay city na yan, pag tayo sinapaniwalaan. Kasi sa ngayon talaga, sobrang saya ko dahil apat na beses ko na siya nakita at nasuliya pa sa salamin. Yes. At yung panghuli talaga, ginanon niya pang kaya ibig sabihin, nasang puso niya tayong lahat ng mga Pilipino. Opo. Kaya tayong lahat na 55 million na... nakita natin naman po, kahit iba-iba yung binoto natin, pero yung 31 million talagang majority, nagpapasalamat po tayo dahil nakita natin talagang kanyang pagmamahal. At ito ay susi ng pag-undad natin. At maiiwan natin hilirasyon na tayo ay hindi tayo nabigong bumoto sa kanya, tayo hindi tayo nabigong sumuporta sa kanya. At ang mga survey natin ng mga vlogger, talagang doon nagsimula talaga yung kanyang mga panalo. Kaya sa kanyang pag-appreciate na ganyan, ibig sabihin na sa puso niya tayong lahat. Kaya nagagalak ako talaga dahil sa pang-apat na ako, nakita ko na naman siya at talagang masayang masaya siya. At dahil sa kanyang kasiyahan, talagang hindi ko may larawan talagang ang kagalakan. Kumbaga sa luto nga, talagang mas malaki pa kaysa luto eh. Dahil talagang personal niya tayong ina-present, personal tayong inarap. At pinakita niya ang kanyang pagmamahal sa atin, nagaya rin ng kanyang tatay. Kaya nagpapasalamat ako talaga sa ating Pangulong BBM. Dahil ganun na lamang ang pagmamahal niya sa bawat Pilipino. Kaya nagpapasalamat po ako, mahal na BBM. Hindi Sara, happy birthday. First Lady Imelda Romualdez Marcos, happy birthday. At maraming maraming salamat po sa lahat ng mga niyang kabinete mula sa mga senador, congressman at lahat po ngayon ng kanyang kabinete. Sana nabuo niya na ang kanyang mga kabinete para ang ating bansa ngayon. Akong kumbaga sa sugal, nalugi tayo noon na 32 na taon. Ngayon, tayo man tayo babawi. Dahil sa kanyang pag-upo, talagang makikita na natin ang pag-unlad. At makikita natin ang totoong history. At wala nang maling history. Itatama alat natin sa pamamagitan ng mga vlogger. Kaya nagpapasalamat po ako dahil nakita ko po ang kanyang kasiyahan, nakita ko po ang kanyang pag-appreciate. At nagpapasalamat din po ako sa mga vlogger dahil nandito po sila ngayon na pinapatunayan po nila talagang sumusubaybay po sila. Kaya ang tunay na kasaysayan, ito na. Wala nang peke, kundi tamang kasaysayan. Na masasabi ko, ang mga Marcos ay malinis na tao, mapagmahal na tao, hindi diktador na tao, kundi nasa puso nila lagi ang pagmamahal sa bawat Pilipino. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi ka ba, ano, sir, nagsawang pabalik-balik dito na ano, sa pasahe? Ano? Kailan okay man hindi ako sasawa, kahit maubos ang pera ko, basta lagi ko siyang makita at makita ko ang kanyang appreciate, masaya na ako. Hindi pa doon sa pera. Kumbaga, kung sa pera, sabi ko nga, ay hindi yan nadadala. Pero ang kagalakan at kasayahan ko ngayon, talagang doon ko nakita na higit pa sa pera. Walang sino man makakabili ng pera sa kagalakan na gaya sa akin na lagi mo siyang nakikita na napakasaya, nakita mo siya na lagi na ipinapanalangin ko siya lagi na sana ingatan lagi siya ng Diyos at tumubayan siya na kahit sa salaming makita ko siyang malakas, masaya, doon ko makikita talaga ang tunay na pagtugon ng Diyos. Kaya lahat na ngayon nakikita kay BBM, pinagpala ng Diyos. Kaya sa apong ito, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Mga viewer, nakita ko si BBM. Kaya yung 55 million dyan, sabi ko na naman, mag-like and share. Pinaparating ko po sa inyo, ito na ang pag-asa para makauwi na kayo sa pamilya at hindi na kayo babalik muli pa sa ibang bansa. Dahil ngayon pa lamang masasabi ko kaisya na ang tunay na ating pag-asa. Maganda nga po sa inyong lahat. Yan. Salamat sir, salamat. Thank you. Salamat, salamat po sa iyong napaka-lalim na pahayag tayo, no? Salamat. At ano pa yung ano tay, yung masabi about kay President Bongbong Marcos noong kasagsagan pa ng ano, yung iba na yung aura niya ngayon, no?
kaysa noong ano, kasagsaga ng karaban, mga parang ang itim-itim ni Sir BBM. Ngayon, mabuti na siya. Gwapo-gwapo na talaga siya. Oo, masayang-masay siya noon. Yes. Alas di siya makapagsalita dahil lagi siyang binabato. Pero ngayon, siya na ang totoo na ating presidente. Hindi na natin siya pwedeng pasumbalian dahil siya na ang presidente. Siya ang itinakda ng Diyos. Sabi nga ni Rosradamos, ang ipinanganak ng September 30, 1957. Siya ang maghahari ngayon sa bansang Marlica at tayo yung kanyang pagharian. At wala nang magugutom, wala nang matutulog sa mga kalsada, wala nang mga lakal sa kalsada sapagkat may trabaho na. Pabibigyan na sila ng bahay, pabibigyan na sila ng trabaho, dudubli pa ang mga trabaho. At nagpapasalamat din ako sa aming mga kapulisan, sa mga security na walang sawang nagbabantay kay BBM. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, salamat sir, salamat po sa iyong pa-unlock, no? Sobrang nakawala ng pagod. Wala talagang pagod. Kahit medyo malayo ang biyahe natin, pag makita natin ang ating bagong Pangulo, ang Bongbong Marcos, ay talaga namang nakapawi yung ating hirap, no? Lagi kong ipinagdarasal nga na lagi siyang ingatan ng Diyos, lagi siyang pagpalain ng Diyos, gawin siya ng pagpapala ng Diyos, at lalong puspusin siya ng Banal na Espiritu. Kung nasa kanya man yung espiritu ng tatay niya ngayon, kung nasa kanya man yung Banal na Espiritu, lagi nawa siyang patubayan para ang karunungan sa bayan na gaya na Haring Solomon ay kanyang magawa upang mabilis ang pag-unlad ng ating bansang Maharlika. Wow, salamat sir, salamat. Thank you so much po sa iyong napaka malalim na pahayag, no? Thank you so much. Kaya sasabihin ko lang po sa mga OFW, magsaya na kayo ngayon. Yes. Nandito na ang magpapaunlad ng ating bansa, hindi na kayo pupunta sa ibang bansa. Yan, salamat, salamat. Sa palagay niyo, sir, matupad kayo ni Sir BBM yung ang kilo ng bigas ay aabot ng 20? Baka bababa pa nga eh, baka maging 15 pa nga eh. Nung sa panahon nga ni Pangulong Edralin Marcos, naging 10 pa eh, naging 5 piso pa eh. Ayun? Oo. Yan. Pero hindi naman yan pinapangako ni Sir BBM. Gagawin daw niya ang lahat para mamababa yung lahat ng bilihin. Kaya nga sinabi niya doon sa Revelation sa 21:8 na sinabi niya dito, sinabi ko bagat hindi ko gagawin. Papatubayan naman siya lagi ng Diyos, papatubayan lagi siya ng tatay niya. Kung maalala niyo po yung si Matusalem na nabuhay siya na 969 years, ganyan si BBM ngayon. Wow. Salamat sir, salamat, no? Salamat sa iyong pound luck, no? Talagang napakasaya ng ating mga bayan, biglang dami. Hindi lang 20 bigas, kaya 30 na. Ayan, basta sinabi niya, 20, pero bababa pa yun. Yeah. Marami nga hindi naniniwala na bayad ng Pilipinas, sige. Okay. Kaya kanina, sabi nila, kunting kwentong kutsero, tumahimik ka nga dahil kami ang estudyante at mga eskolar ng Marcos noon, nanahimik siya eh, dahil wala naman talaga siyang alam eh. Opo. Libro lang ni Juma Siso ng kanyang binabasa eh. Hindi naman talaga yung history eh. Yun, ganun. O, yung sinulat ni Juma Siso, hindi naman sa Marcos yun. Opo. Kaya yung mga supporter ng Marcos, yung mga member ng Marcos ngayon, na sa kalagay sa akin ay din na 2 million. Mga supporter yan, yung 31 million, mga supporter pa rin yan. Kaya maraming maraming salamat po, mahal na presidente namin, Bongbong Marcos, sa iyong panunumpa sa June 30. Nawa, ingatan ka lagi ng Diyos at patubayan ka ng iyong Banal na Espiritu at ang iyong Ama. At pagdating si Sara Duterte at sa pag-upoy sa July 1, ipakita nyo ang ibinigay ng Diyos sa inyo na karunungan at magiging marunong ka na gaya ni Solomon kung paano niya napaunlad ang kanyang karyan. Magandang hapon po, mga kababayan naming Maharlika. Huwag na natin tawagin Pilipinas. Maharlika na talaga. Apo. Dahil ito'y bansang pinagpala. Ito ay bansang Maharlika. Ito ay tinatawag na Land of Promise. Magandang hapon po. Wow, salamat tayo. Salamat. Grabe. Talaga sobrang saya na masilayan ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng ngayon, mga bayan.
dito lang tayo, tapitan tayo muna, medyo dumami yung tao dito. Hindi ko lang sa mga OFW, mag-led naman kayo. Saka 31 million, mag-subscribe naman kayo. Kung talaga nakikisa kayo kay BBM. Subscribe naman eh, Purke Studio. Purke Studio. Saka batiin nyo si... Purke Studio. Oo. Batiin nyo si Vice Sara Duterte na happy birthday. Maging din si Romaldi sa Imelda Marcos, sa ating nanay. Ayan. Na nanay ni BBM. Batiin nyo siya lang dahil birthday nila sa araw na ito. Sabay pala din sila ni ano? Sabay po sila. Sara Duterte at si Mami Milda. Dahil sila ang pag-asa natin, parang umunlad ang ating bansa. Mami Milda, happy, happy, happy birthday. Ilang taon na ba siya, sir? Alam po eh. Dumating na naman, dumating na sir. Ayan po mga babae, dumating na naman. Yung mga kasama dito. Mga, andyan na po yung ano, mga may meeting ngayon mga babae. Biglang meeting, no? Sa ating... Pangulong Bongbong Marcos dito sa kanyang main headquarters. Dito lang tayo, sit up natin yung ating camera, no? Kasi darating na naman ngayon, may bisita naman. Ayan, like and share, subscribe tayo. Dali mga bayan, medyo matay na naman mga bayan. Dino, Sam, Stay blessed. Maka Unit M, shout out ko sir. Dino, Sam, Chris Thunder, shout out ko. Hi sis, today talk about DMB. Shout out ko, shout out. Yeah, like, share, and subscribe tayo. Salamat, salamat. Ayan na, ayan na! Si Bong Rebilla. Si Udon, si Idol. Si Bong Rebilla, dumating. Si Robin Padilla.